alam niyo mga ante, 1 week pa lang ako dito sa Pinas. Nararamdaman ko na yung sobrang busy. Naisip ko, napakalaki pala talagang responsibilidad na iniwan ko kay mama. Kahit probinsya lang tong sa amin, pero napaka-busy. Malamig dito, mas maliwalas yung hangin, may peace ka, ganun, unlike sa city. Tapos masaya siya, masaya, comfortable ka. Tapos yun nga, na-realize ko na si mama hindi kaya napapagod. Parang nahiya ako, na naawa, na nakonsensya. Na inisip ko sana hindi na lang ako nag-anak, ganun, ganun yung inisip ko kasi napaka-busy niya. Eh ako nga naging full-time, ano ako, nag-hands-on ako sa mga bata. Tapos yung pag-aasikaso nila. Tapos maganda pa siguro pag malayo-layo yung school, kasi pag malayo-layo yung school, magdadala na sila ng baon, yung dalawa, hahatidan mo, magluluto ka ng lunch, tapos ihahatid mo dun sa kanila. Siguro lalakarin siya ng 15 minutes to 20 minutes. Mga 15 minutes siguro, I think, yung school nila. So, busy niya, tapos may mga hayop, may mga baboy, may mga baka, ganun. Parang, mas busy pa ako dito kaysa sa Saudi. Ang dami. May iingay yung mga manok. Inihaw na namin yung ano, ginawa na namin, tinula nung nakaraan. Ngayon, nag-iingay naman siya. Katayin ko yan mamaya. masaya dito. Comfortable. Pero, yun nga. Nawa ako. Nandun siya sa Babuyan. Lilinis, parang napaka-busy nga niya. Umaga pa lang dito. Ang ganda ng tulog ko dito kasi 7 pa lang natutulog na ako. Depende. Pag walang ano, pagpagod. Tapos 3 a.m. gumigising na. Gising na ako. Then, linis. Tapos, magluluto. Just, minsan, mag-check na assignment sa mga bata. Ayun. Tapos, mag-ready ka naman. Kaya kayong mga, ano, kayong mga nag-abroad, lalo na yung mga nag-iisip na parang ang laki-laki na ng isang sahod nyo na pinapadala nyo sa magulang nyo. Parang kapalit dun sa sakripisyo na ginawa niya para sa anak nyo. Busan mo ng hindi man bagay, parang ipaparamdam mo sa kanila na kung gaano mo sila kamahal. Kaya kasi ako nga, parang nag-iisip siya sa akin kung napapagod ako. Sabi niya, magbakasyon ka para magpahinga, hindi para mag-busy. Gusto niya, pure pahinga lang talaga yung bakasyon ko. Eh ako naman, syempre, mataas na panahon na gusto ko ding bumawi sa mga bata. Kaya yun, yung mga abroad dyan na nagkikwenta sa mga pinapadala nila sa ano, lalo na sa mga nanay nyo na may iniwan kayong anak. Kaya ako, pag sasahod ako, halos full talaga yung pinapadala ko. Kung meron akong gustong bilhin sa buhay, dinidiskartihan ko yan.